kaya kong igapos ihip ng hangin. Ang masasabi ko lang, nagkaroon ako ng kamalayan. Siya na yung kinilala kong bayani. Kakampi na mga naaapi. Hindi man siya lumilipad o walang superpowers, siya pa rin ang kinalakihan kong superhero. Yes, pag-action talaga. Saka sumasama ang loob ko pag may mga pelikula siyang namamatay. Di ba may mga parts at may mga pelikula siyang namatay siya. Parang, bakit? Di ba? So ako talagang, kami ng dad ko talaga actually, ang mahilig kay Fernando po Jr. Oo naman, number one siyempre FBJ, number one na talagang idolo namin. Saka yung director ko, naging director niya rin, so nakikukwento niya yung mga nung bata pa. Hindi lang nakasama, kundi naging close si The King sa mga nooy nagsisimula pa lang sa kanilang karera. Pero hanggang ngayon, nananatiling respetadong aktor sa industriya tulad ni Juni Gamboa. Ang fortune na noon was a blazer, a Chevrolet blazer. Maganda, sporty. Sabi niya, let's get in my car. Tapos he was very, parang very close to what he was talking. Nag-play pa siya ng Frank Sinatra, sabi niya, that's my favorite singer. Marami ang hanggang ngayon hindi makamove on dahil hindi kanila nakasama sa kahit isa man lang na eksena. Unfortunately, si Tito Ronnie, di ba, si Mr. Fernando po, hindi. Pero, ang daming occasions na nakasama ko si Tito Ron, and in those occasions, in those events, sobrang doon mo makikita why he's the king. Ganon. Napakabait. Okay na din, di ba? Yung ang laki na ng pagpapasalamat ko na kahit hindi kami nagkatrabaho, nakasama ko siya, yung ganon. Although, I still would have wished, di ba, for posterity, na meron kaming isang eksena, di ba? Isa sa napakaraming listahan ng natulungan ni FPJ si Dindo Arroyo na gustong isigaw sa buong mundo kung gaano kadakila ang nag-iisang Fernando Poe Jr. Siya lang yung kaisa-isa kasi sinabi ko sa kanya na sino kong magtitiwala na gumawa ng pelikula sa inyo? Eh, Harry. Tapos ang isang maliit na taong katulad ko, binigyan niyo po ako ng break. And magiging ano ko to? Ang mission ko, para sabihin sa mga tao, si FPJ hindi namimili ng artista. Pumutulong yan ng bukas at bukal sa mga. So on so forth. Tapos tinuruan niya ako, alam mo dito pa, ano, sisikat, ang pakisama mo yung sa extra hanggang sa, ano, sa crew hanggang sa utility. Bakit? Sige, samahan mo yung bida, hindi ka pagdadasan yung sumikat. Samahan mo lahat ng maliliit, pustahan tayo. Ang dami niya magdadasal. Makes sense. Idol na idol din siya, being a family man. Pagka inaway siya ni Tita Suwani, gagawin niya, tatawag niya, Rico, uno, saan ka? Pasusundo kita. Bakit? Aharanay natin si Suwani. Pag hindi ako pinansin niya, hindi kita babayaran. Halika! Ang kanta ngayon. May favorite ni Tita Suwani si Rico. Ikaw talaga! Sino gagamitin mo? Ganit siya. Wala yun. Pagka sinabi niyang kailangan ng Tita Suwani, kahit nasabi mo ko, usap niya presidente. At lalo na sa mga. Eh, Senator ko. Sa lahat. Kahit kamag-ana. Apo, nandun siya. Sa mga kapatid lalo. Attentive siya. Basta pamilya ang sa kanya, pamilya importante. Pero hindi lang superhero ng masa si The King. Marami din ang nagdasal na mailukluk siya bilang presidente ng Pilipinas. Yeah, pero now I can tell them na kung sana ano natuloy at naging presidente siya, mas marami siyang matutulungan. There was one instant na ano, kunito sa akin lang yung tata din. May nakita siyang bata, kasama si tata din, may nakita rin nagtitinda ng ano, ng sampagita sa Banawe. Sa soccer, pinasakay niya, pinahanap yung ang bahay na doon sa gilid ng Santo Domingo, pinahanap yung magulang, kinausap yung magulang, binabalo ng bitana. Ito sa kundi ko, pag nakita ko yung anak na titinda ng sampagita,
paukulog ka. Tapos huwag mong sasabihin na ako tumuno. Namatay ang nanay ko, padala ng nagpadala ng bulaklak. Tapos ito, ikulang ako, ililipat ko sa malaking chapel, ikulang ko parang na 22,000 sa Arlington. The next day, naabot ko, cheque ko, cash. Ito na yung akin na yung cheque. Nag-issue ako cheque para malita. Alam mo ba, binalik sa akin yung cheque? Bayad na ako. Saan na sinam? Si Fernando po. So, tinawagan ko. Inamran. Salamat doon sa, sige, bulaklak. Ay, hindi. Nagustuhan ko ba? Okay. Sige. Nakaukit na sa puso ni Mang Eli Manlapas at di na mabubura pa ang pangalang Fernando Poe Jr. Siya ang barbero ni FPJ ng mahabang panahon. Ilang taon na po kayo? 76. At yung pong profession nyo, isang barbero talaga mula noon pa. Opo. Meron akong tanong. Yung po bang patigyan niya dito, hindi niya pinapagupit? Binaba eh, ganun eh. O tinitrim niya? Trim lang po. Kasi ang natatandaan kong pinakamatagal na gupit niya, mga 11 days. Kaya pag pinagpag ko sa wala akong makita ang buhok. Ganun lang po. Kasi minsan isang linggo lang. Konting-konti lang? Konting-konti lang. Hindi, parang hindi nagbabag. Ayaw niya lang yung talaga may mga tikwa? Ayaw niya. Talagang konti. Kung tutuusin mo mga 5 minutes, ganun lang katagal. Pero... eh, simple mo isa na. Para na rin kayong kasama ng makeup artist niya, parang gano'n na sandali lang yung gupit. Sandali lang, hindi siya wala. At saka wala siya. Hindi ba siya nagsasabi na ganito ang gupit ko. Mensahe ng kanyang barbero sa nag-iisang hari. Manager, alam namin na nang nabubuhay ka, alam ko na marami kayong natutulungan. Na hindi nalalaman ng maraming tao. Dahil ayaw po nila yung pagsitong pag-ana. Ayaw kalat. Ayaw po. Baga blessing na lang. Oo, ba? Ayaw niya. Yun ang ayaw na ayaw niya. Kumusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba. Ito ang FPJ's dokumentaryo ng hari, The Legacy of Fernando Poe Jr. So sinubaybayan ko lahat ng halos lahat ng movie niya, magmula Muslim 357, Leon at Tigre, hanggang sa nawala siya. So ako talaga, isa ako sa fan ni FPJ talaga. At lalo na nung nawala siya. Sa totoo lang, iyak ako na iyak noong time na yun. Lalo na nung pinapanood ko sa TV, yung Libing, akala mo, presidente ng Pilipinas yung nawala. Ang daming nakiramay. So, isa siya sa talagang tinitingala ko hanggang ngayon. Para sa akin, siya lang talaga nag-iisang hari ng action. Walang makakatapat sa kanya. Mahal na mahal ka namin kahit anuman, diba? For us, you will always be the king of the Philippines. I will always cherish it. Like my father. Kung sinasabi mo paano ako tumagal or nagkaroon ng second win, siguro siya. Yung natutunan ko sa kanya, binabahagi ko rin sa mga baguhan. Kumbaga, nasabi ko sa kanila, huwag pakikisamahan yung nasa taas, ang pakisamahan yung nasa pili. Kasi sila magdadasal para masaya sa which is happy na. Ready? Yan talaga wisdom. Wisdom na ng isang hari. Sa pagpapatuloy ng dokumentaryo ng hari, napusuan ni FPJ ang baguhang aktres na si Liz Alindogan para maging leading lady sa unang installment ng Panday, isang multimilyong production para sa Metro Manila Film Festival noong December 25, 1980. Itita lang niya yung angle kasi siguro bata pa, syempre pag bata fresh na fresh. Tapos sabi niya, ang ganda lang, ang register ko sa film, sa camera. So ayun, so parang natuwa na siya. Yun ang first encounter ko. Tapos sinasabi niya doon kay Nana Tinay, tingin mo ba dyan, minor pa yan? Sabi niya doon. Sabi naman ni Nana Tinay Manahan na kanyang makeup artist, sabi naman, parang
minor, pero okay pa naman, nag-start pa naman siya. Nag-start pa lang naman. So, ayun. And then, after that, meron ang, pinuntahan niya ako sa house. Matagal na, natapos ang pelikula and all. Tapos, may pumunta dun sa bahay. Tapos, hindi ko akalain na sila yon grupo na yon. Para sabihin sa akin, ang isang pinakamagandang news na ako ang kanyang napiling leading lady sa Panday, the original Panday 1. So, syempre ako mahihimatay. Dagdag pa ni Liz, kakaibang experience ang naranasan niya bilang leading lady ni The King. Oo, insente lang ako noon. Tapos yun, ako yung napili niya. Tapos pagdating sa shooting, syempre wala kasi akong car. Tapos namumroblema na naman ako doon. Then sabi niya, hindi. Kasi ano, ang leading lady daw niya is talagang inaano niya, talagang inaasikaso. Lalo na kasama ang mga mo at papakita niya. Pinapasundo na ako. Tapos sumasakay ako sa Mercedes-Benz niya. Innocent na innocent. Parang gusto ko na magtalon doon. Actually, nakagawa na ng movie si Liz bago pa man siya napiling leading lady sa Panday. Ang nauna kasi yung Dolphy si Liz. So, mga ilang months bago ka naispatan ni FBG? Ay, wala pang ano, wala pang year. Parang mga 3 months. Next movie ko siya eh. After mga 2 months, siya na. Sa Dolphy si Angel, sino nga yung dalawang kasama mo? Madami naman kami doon. Apat, si Ana Marie Gutierrez, Yelen Catral, and Carmi Martin, tatlo. Tapos ako yung pangalan. Sino nga ba si FBJ para kay Liz Alindogan? Nakikita ko sa kanya talagang ano siya, people's person. Yung mga maliliit ang gusto niyang alagaan, asikasuhin. Pantay-pantay kami. Yung food namin, inusan lang. Tapos, I mean, may mga nagpapadala sa kanya. So, iniintindi niya kumain na, ganyan. Iniintindi niya lahat. Para siyang manager. Siya yung aming manager. Tapos, lahat sa kanya, may mga problema, may mga ano. May time talaga siya. Oo. To listen to people. Oo. Masyadong may heart siya for small, kasamahan, mga FHA boys, mga extras, at pati na rin yung mga leading ladies, ganyan. Magsusumbong ka sa pulis? Sige nga, magsumbong ka. Samantala, lalong nagpatingkad sa career ng nooy tinaguri ang Boy Wonder na si Ninyo Mulak ang pagkakasama niya sa pelikula ni The King. Ilang taong ka nang nagsama kayo ni Tito Lon? 4 years old? Yun nga eh. Yun nga. 3.5 to 4 years old. Ganun. Ano recollection mo sa kanya? Ay, marami. Kasi ano yan eh. Kapag parang close sa daddy ko, close sa mommy ko, sa tarang, actually yung brother ko nga, pinangalan pa sa kanya si Alan Ronald. Kiri? Brother ko sa States. Yun. So ganun kami, ganun sila ka-close ng parents ko, no? So nung kasi nag-artista ako kay Ariel Loretta, di ba? Tinuha niya ako, co-host. So after that, medyo nagkapangalan na ako. Nagkaroon ako ng mga commercial yung Britney. Yung first launching picture ko, my first movie talaga was kay Amanda Fuentes. Okay. Yung Lunubog din ito sa ilalim ng Dubai. Ay, hindi pala, sorry. Maglalakas sa ilalim ng kama ko. Hindi. Okay. Yun. Tapos afternoon, launching movie ko, FPJ. Yun. Ano kagad yun? Equal billing. FPJ and Ninyo Mulak. The legendary Leo Tandaga. Leo Tandaga. Yeah, it broke all box office records at that time. Hindi ka pwedeng sumama sa amin. Bakit? Eh, ayaw ko namin kasama. Minong mo ba si Ron? Tarani, yes, so. Mino. Sa binyag. Plus, yun, hiru ka kanya from your dad na gawing artista para sa first movie. Yes, opo. Bringing all box office. Ano. Tapos yun, also lumaki kay... Yeah, after that, nasama po pa. Di na gano'n na kami. Nagtayo na kami sa sarili namin production, Wonder Film. Nag-artista na ako. And then, nagsama kami ulit yung Tukumbing Karayong Tukumbing Kadabaw. Kano'ng pera mo? Madami! Ay, tinakuha!
box office pa rin yun. Box office pa rin. Yun yung kinadya namin yung kapalaran. Yun yung tingso na yun, ng bata kaya po rin. Kapalaran. Oh, Kiri ko, Jay. Favorite daw ni Jesus. Tsaka isa pang sikat na song namin yung Look Deep Look. Look like look. Si FPJ ang gusto ng taong bayan! Nung tumakbo bilang Pangulo si FPJ, nakasuporta pa rin ang kanyang inaanak hanggang sa dumating ang hindi inaasahan. When you heard about what happened to your mimi and you see Doron, hindi ko makapaniwala na kasi lakas-lakas niya ng kampanya, di ba? So, nagkaroon ka ba ng oportunidad na sumama with him? Oo naman! Kami yung Batang Panday. Nagtayo ako ng organisasyon yung Batang Panday, di ba? Really good. So, ano na yung kasa na yung Batang Panday na yun? Ah, wala. Nagkakabay. Ang tiyasa rin ba yun na? Hindi, puro ano yun. Puro mga youth organization yun. Gusto ko ng fried chicken? Bata pa si Ninyo Mulak noon, pero natatandaan pa niya kung anong uri ng tao si FPJ. Minsan, hihintin siya sa basurero, ibigay niya ng pera, pero wala lang kakadam doon. Yun. Kasabi nila para ayaw niya lang may makaanap. Oo nga, ganun nga. Tapos yung malalaman na lang namin na meron pala siyang pinatayong skulahan, meron pala siyang pinagawang simbahan, ganun. Yung pagiging dekorto niya at may alam. Ah, wala masyado, wala masyado. Pero alam ko na lalakam siya sa Antipolo, pamunta ng Antipolo, Polinik, yeah, oo. Tapos yung pinikwento mo about nagbutong si FTT, nasa apartment. Ay, oo! Basta naalala ko, umakit siya rin sa fire escape namin. Meron kaming bahay dyan sa 8th Avenue, hindi pa ako. Kakaubos ako pa ng mga pista. So, apartment pa lang yung tinitira namin. Pag 3 doors yun eh. Kami yung nasa hunang-hunan. Tapos yun nga, pagkakating kami, pag nag-go-to si FTJ, umakit siya rin sa fire escape namin. Galing sa labas? Galing sa labas. Tapos, nadaan siya rin sa kwarto ng daddy ko, siya na mami ko. Bababa siya sa kitchen, nunod siya rin. Kasi yung mami ko nagbebenta ng mga important steak. Yun, nagluluto siya rin. Siya rin. Nagluluto rin. Pag-iisip kami, may kumain na rin sa kusina. Siya pala yun. Totoo. Mas hindi niya na mamadayan. There were times na nagigising niya sa kusina, mama. Kayo ba pa kayo pinagsaraan? Bawat edi. Basta bawat araw ng mga may shooting kami, may dalalang isang kaon ng mga laruan yun para sa akin. Yung mga mamurahing laruan, pero ang dami. So yun, yun pag naalala mo yung pagkabata mong dala, nangalala mo sa'yo, free text, naalala mo pa rin siya. Siyempre, lahat ng tayo siguro, there will always be a space for FPJ in our hearts, diba? Ano natin, kumbaga, nag-iisang superstar at saka nag-iisang hangin ng peligro. Naalala mo ba kung gaano kamahal ng mga Muslim si FPJ? Pag binubugbog ba si FPJ? Ay! Oo! Sa Mindanao, dahil sa Mindanao. Kasi yung daddy ko nga yung chairman ng PMPPA. Binabarin yung ano, binabarin yung screen. Pag halimbawa may eksena na nakatalikod si FPJ, ay babarin sa kanya kung unahan yun. Grenade launcher ang dala, M203. Sabog yung buong screen. Oh, yeah? Tapos ano yung sinyal? Ay, doon, sa likod mo! Boom! So, pagka may mga ganong eksena, tinatanggal, tinuputol sa pagdaming sa amin. Ganun ka fanatic yung mga munda. Tapos sasabihin nila, zero votes. Same ka naman. Yup. Detector. Kung sa may binahat, isa sa history natin ang mawalaan. Yeah. Sabi nga ni Tita Swami, bakit nilakaw sa kanya yung pagkapagsigente? Not once, but twice. Nasaan nga ba si Liz Alindogan, si Ninyo Mulak at si Vandolf sa panahon ng pagyao ng The King? Nasaan ka at anong naramdaman mo? Siyempre, naging bahagi ng buhay mo si FPJ bilang isang artista. So ano pong naramdaman mo ng time? Oh, grabe yun. Natatandaan ko, nandito lang ako sa bahay, nung tinawagan ako ni Jog. Jog lang ang tawag ko sa kanya.
siya yung official na photographer ni FBJ at best friend niya at asawa ng si Divine. So, yung si John na yun, kasama namin sa mga movies, no? Tinawagan niya ang po, and then sinabi niya sa akin, may nangyari tayong manager. Sabi ko, ano? Matfit. Tapos yun ang sinabi na, dahil sa FBJ studio, iahatid namin. Tapos nasa car na kami, katabi ko siya. So, yung mga ganun. Tapos, nagpapanik na kami. Ako, especially ako, sabi ng husband ko, ano nangyari kasi parang hindi ko na alam kung saan makuha ko ito. Diretso kami ng St. Luke's. Tapos pagdating sa St. Luke's nila, kausap ko rin, tumawag ulit. Tapos tawag na ako ng tawag. Dinala na sa doktor and I see you. Good night. Ayoko eh. Yun lang, yun. Tapos yun na. Better na sa ako na sobrang panic na Paul, ganyan, hindi ko alam kung ano siya. Tapos kasi, prior to that, nakakausap ko kasi siya yung bago mag, yung nag-e-election. Nakakausap ko siya, may line ako sa kanya na tatawagan ko siya, tapos pa at home sign ko, gano'n. And then, marami pa kaming napapag-usapan noon na nagtatanong siya dati noon kay Kuya Augusto Victa, naalala ko, na nagtatanong siya kung tutuloy ba niya na magpapolitika siya against doon si ano. So, nakakarating sa akin yung mga kwentuhan na yun. So, hanggang nalaman na lang namin doon. And then, nung papunta na doon, balikan ko yung eksena na yun. Medyo sinegway ko kasi na emotional yun eh. Pagdating doon, agad-agad pumunta ako sa matas kita para tingnan ko kung nandun na sila daw. So, napakahirap ng situation nila. Napakahirap talaga. Nandun lahat ng mga kasamahan ko sa industriya, yung mga nakasama niya, si Manang Inday, nandun sa isang world, at inaayos talaga ng pwede, si Paridel Sanchez, nakita ko sila lahat, si Robin Padilla, si Senator na ngayon, Jean Grey Estrada, nakita ko si Richard Gomez, Lorna Tolentino, sama-sama kami doon para kaming nag-dada Santa May, nag-dichill, dami-dami namin ginagawa doon. Parang 3 days o 5 days ako kung hindi ako nagkakamali. Tapos, syempre, may mga tulong na kailangan namin. Kasi, lito-lito na lahat ng mga tao. Pag kailangan ng dugo, kasi nga, okay pa naman eh. Buhay pa siya noon. Tapos, ayun, lahat kami, mag-volunteer na, ito, anong, pababa kami sa baba sa, ano, sa isi-check ko, kaparanoan. God, tight! So, may mga ganon. Tapos, panay ang dasal. Talagang marami kami ginagawa. Busy kami. Tapos, hindi na ako umuwi. Tapos, uuwi ta gabing-gabi. Tapos, babalik ka na naman. And then, hinahanap na ng mga, itang tao puno-puno. Doon mo lang makikita na sobrang mahal siya talaga ng sambayan ng PBP. Not only because dahil talagang siya ang ating, hari ng pelikulang Pilipino, yung naiambag niya as a person na is really very, very kind of person, very generous. At pati mga waiters, pati ganyan, naaalala talaga yung mga ginagawa niya. Oo, na hindi nakikita yun sa movies. Kailan yung time na wala na siya? Nakatingin kami lahat. Si Boots Plata, nandun pa rin, nandun lahat, si Richard Gomez, yung wife niya. Nandun kami sa hallway na ganyan, tapos ito yung ICU, punta mo si Manang Inday, pinipigil ni Manang, yung sarili niya, pero yung kitang-kita namin yung pagiging strong niya, pero dasal din yung mga kapatid, sina Elizabeth, nandun lahat, tapos parati kami nakaabang kung ano yung sasabihin update ng doctor. Tapos nakatingin kami sa mukha kasi syempre nakayuko lang na ganun. Ang pinakamahirap yung last na yung pagsabi niya na kahit hindi siya nagsalita pero yung mukha ng doctor na napakalungkot. Ako kauna-unahan umiyak. Tapos, nilayo ako ni Rescue Test kasi nga, ako kauna-una, kasi nakita ko yung facial expression eh.
na hindi naman siya nagsabi ng ano, pero nakita ko na nakayuko niya siya daw. Ganon yung expression ng death star. Well, kapag-gabi na ba, hapon? Paano hindi ito na-reply? Parang hapon niya na tayo. No? Ay, kapag-gabi na. Ayun na nga, nawala nga si FPJ. At ang sumunod na kabanata dyan ay Santo Domingo. Ano nangyari after na nalagat siya sa FPJ? Sa Santo Domingo, nandun na naman kami. Tapos di siya pero nag-uwi naman na after na nangyari. Diba? Pampos mo na sila. And then, nakita ko nga pala doon si, ano, yung anak ni FPJ na wabae, si, yung nag-artiste. Si Lovie. Nakita ko siya. Noong buhay pa nang si Daddy. Tapos, yun, nung nandun na sa Santo Domingo, nandun na kami lahat. So, ano, tinitingnan, kailangan talagang doon mo makikita yung pagiging brave at pagiging, ano, may manainday. Doon na naman kami nakaano sa kanya, nakatutok sa kanya. Kasi alam namin kung kami nga hirap na hirap. What more si Manang Inday at saka si Senator Grace po. Ay, noon hindi pa siya senator. At ang mga apo niya. Well, sa Inibigs? No, sa Bisadangan. Bus, ang dami pumupunta. Kung saan yung lugat. Nalaman. So, which, anong yung pinaka-top of mind na ano, Ma'am Liz, na naalala mo pagdating kay FB? Ano siya bilang isang tao? Bilang tao? Ang naalala ko sa kanya, taong-tao, yung mapalabiro. Palabiro. At saka marami siyang mga ikinukwento na nakakatawa. Yung parang, ang galing niya, storyteller, na pag sinabi niya, alam mo, what? Tumisan? Lumapit ako ganun, may matanda na gusto kong tulungan din. Pero kami naman, mga bata nila Bento Jr., nakikinig kami. Yung pala, sa kanya nagsimula, yung prank, hindi naman totoo. Yung gano'n niya, parang bang, oh, paniwala kayo. Sobrang, ano, ang saya niya kasama, na parang, tinitreat niya kami na talagang, ano, talagang ordinaryo lang siya sa amin. Ganyan, para ma-reach out mo talaga siya. Yun. Siyempre, yan ako niyak. Parang lahat ng nagparadami, lahat ng kumbaga malatot nang makuha yung ano eh, yung gusto nang makuha ng grupo. Tapos nawala siya. So, kailangan namin tanggapin. Kumbaga, parang kung siya kumayaw na, wala na tayo magagawa, di ba? Okay, diyan kuli tayo, ospital. Hindi, dito mo nasa ospital, we can... Oo, oh, syempre, ito okay. Mo na. Anong nangyari? Sino mga nalo doon? Sina Tita Swami, sina Tita Susan Tagle, lahat na close sa kanin, lahat ng mga ibang mga organisasyon na sumusuporta sa kanin. Si Ating Grace, si Papa, si Daronian, lahat. Buti na lang, nag-insaya tayo. Isa rin sa mga pelikula na tumatak sa masa ay pinagsamahan ni na FPJ at ni Vando. Well, mong bata pa ako, like 7. Nung sinabi sa akin na kinukuha ko na FPJ for a movie, sinabi ko kay Papa, Sardine, mag-aimay nga niya eh. Tinan, siyempre, okay yan. Tinagap ko agad, siyempre. Tapos tinawagan niya si Virani, ni Nurnan. O pre, hirap. Larong bahala sa akin ako ha. O kasi hirap. So, it felt the same kay Nino Lu. Yung shooting na ano, talagang spoiled din. Mm-hmm. Pagkain. Pinatabakan ako ng 20 pounds sa pelikula ko. Mas masarap ang lasa nito. Kasi. Yung pinagmulan nun, Bando, no? Yung una pa, nag-artista ka na rin before that. Yes, yes. Nasa home ng release na. At the same time, ang TV. Kaya I started naman show business, Kuya Mark, 2 years old. Mga first movie with my dad, Taxi Entering the Dragon. Puro movies. Ang first show ko is that, ang TV and Roman Rodriguez. Naalala pa ni Vandolf na nooy 7 taong gulang ang unang eksena na kinunan sa kanilang pelikula. Basketball. Nag-basketball sila Max Alvarado, Slapayro Diaz,
Kung ma-classical artist. Marami kasama ni FPJ. Ligar, parang yung darbarangay. Pero yung scene, lakakalaya lang ni FPJ, kaibigan niya si Lencho Padilla, barangay chairman ng lugar namin. Yun, nung nahiya pa ako kay Tito Ren eh. Sobrang siyempre, FPJ yun eh. Pero sobrang down to earth din, parang tatay ko na tahimik. Tsaka malakas dating talaga yung PC, ibang dating. Parang, buta lang di chikbo eh. Tatay ko lang yata. Pero napakabait, napakabait. Nangi-spoil daw? Oo, ako. Tumaba ako ng 20 pounds sa pelikula yun. Lagi ako may crab fried rice. Tapos isa pa, may work. Isang hindi ko makakalimutan kay Ninong. Kasi Ninong ko si FPG sa Compile. Pumunta pa talaga ng school ko yan. Him and Sir Pat sa Miss Team. Gulit yung mga teacher, FPG, nandun sa chapel eh. So, ito na. One time, galing akong taping na home. Anong nariles. Then, diretso ko shoot. Sabi ko, hindi pa ako muna sa shooting. Sabi ni Noob, Bro, kung may school pa ako bukas, talino ba tayo? Simulo mo eh. Sa akin na po, kung hindi naman po tayo, hindi po kukunan sa akin. Oh, back up! Pinakap niya. Back up tayo. Maliit naman lang yung scene kasi na kukunan. So, pwedeng ilipat sa ibang araw. Pero ganun si Ninong na sobrang... Tulad ni Ninyo Mulak na nakasama ni The King noong sila ay mga bata pa, hindi itinanggi ni Vandolf na humagulgul siya sa pagyao ng hari. I was quite inside the car. I wanted to see him. Kahit gano'n na yung sitwasyon niya, kahit he's ganda. I wanted to see him. I want to see Ninang Susan. I want to hug her. From Grace. That moment was like a bliss. Mga chapters na lang yung naalala ko, pero yun yung main eh. Hindi na ako tumuloy. Some other time na, doon ako dumiretso sa Santo Domingo. Diba na rin siya binoro ulit. Parang ano rin si Ninong Ram eh. Icon eh. So talagang napunta lang tayo. Like yung dad ko. Yung wink ng dad ko. Hindi ako maaarap yung tao eh. Lahat ng kapatid ko, si Kuya Eric, talagang busy, handling the people, epi. Ako nandun lang sa loob ng pantry. Hindi ako nagsalata sa eulogy. Kumbaga sabi ko, what is between me and my dad? Sa akin alam niyo dahil open book naman ang relasyon naman ng tatay ko. Maski Ninong Ran, pag may... Gusto kong tanong, tatawagan mo siya. Yeah, sis. Pumunta ako ng bahay niya, sa office niya, on regular days. Minsan sa Santa Lucia, Santa Elena ba yung karirahan? Yeah. Sabi niya sa akin, hindi ako dividendaso ba yun? Dividendaso. Umili ka ng kabayo dyan. Hindi naman ako. Wala ko alam dun eh. Bata eh. Ba na nanalo? Umuwi ako, may 30,000 ako pag-uwi, oh. Wow. Ang bala ito. Sabi ko, dadalas ako mapunta dito. Bukod to, meron pa mga memories of him na sa ibang tao bilang isang mabuting tao. Marami na raw siyang natulungan. Well, see, ayaw niya raw paalam na ito. Yeah. Ayaw. Maski sa taping, sa shooting, kung may lumapit sa kanya, hindi. Basta kaya. Hindi naman ang rule ng tatay na ito. Basta kaya mo nang pagkira. Silang dalawa, pareho-pareho. Action star na ito, komedyante na ito. Pero they're the same. Yung pagiging gano'n ni FPJ, all over lahat halos na kininterview ko, yun ang dami mo sinasabi sa akin na napakabiling tao. Sobra. Pabotik. Mang Mike.
Hindi ko pa kailangan ng rasyon, may tubig pa ako. Nang matapos ang walang matigas na tinapay sa mainit na kape, hindi naman nagtapos ang relasyong Vandolph at The King, at kahit wala na si FPJ, andun pa rin ang kanyang alaala. Naalala mo pa rin si Tito Rock? Remember, paano mo naman din ba alaala? Lagi pinapalabas yung pelikula namin sa cable. Tapos, kahit di ko na panood, lalapitan ka ng tao. Oh, Bochi! Bochi! Okay ka na, walang matigas tinapay, samayin nito kami. Meron ako, walang matigas sa kape, samayin natin tinapay. Thankful din ako sa Panginoon ni Mark na nakatrabaho ko yung isang daki. Dalawang king na nakatrabaho. At kung naging Pangulo si The King, ito lang ang masasabi ni Bochi. I believe na pag siya naging presidente, kahit pa paano magkakaroon ng pagbabago. Meaning, mas yung sistemang mali, kahit pa paano matutuwid. Kasi ganun klase siya, tapos yung maupisa, makikita mo yung working habits niya. Sabi ko nga, hindi naman siya politikang tao, ngayon din lang siguro binag-isa rin. Tapos na-depress si Nino, dahil siya nangyari, alam mo natin. E kaya ang tatay ko, ayaw na ayaw sa politika. Ako naman, sabi ko, nagpapaalam ako sa tatay ko pa, pwede ba ako mag-kutsyal? Okay mo dyan, mag-uriyan. Sabi, hindi naman ako makikisa ako sa kundi. Kasi a perfect politician is my dad. Ugali niya. Hindi lang dahil sa mapagbigay, hindi lang dahil doon eh. Kumbaga, yung desisyon na pantao, yung desisyon na galing sa puso, hindi yung meron, dahil meron kang gusto, di ba? Kaya may gusto kang kapalit. Yun, yung desisyon na yun, kahit walang kapalit, makatulong lang. Bigyan mo lang kahit pa paano liwanag yung gusto niya mangyari. Hindi naman natin kaya bigyan lahat, pero as much as possible, we can hear a tool of God na, or Jesus na will give you a word of advice. Kaya paano, open the door for you. No? Yun ang trabaho na mga politiko. Dapat. Pagkatapos ng panayam namin sa anak ng King of Comedy na si Vandolph, natuntun namin ang isang nilalang na naging bahagi rin ng buhay ni Fernando Poe Jr., si Valentino Asensi Guerra, tagapag-alaga ng kwadra ng mga kabayo ni The King. Jockey boying kayo. So, ibig sabihin, professional kayo na magtasari. So, hanggang taon ito? Umpisa ako. Professional kayo. 1970. Oo. So, professional ni Nete, bago niyo pa lang na-meet si FPJ o kilala na kayo? Wala o. Nakikilala ko. Nakikita-kita lang kami dahil ando siya sa kwadra niya. Sa San Lazaro. Nakita ka niya? Nakikita-kita kami. Tapos... Paano niya kayo tinunga bilang... Numapunta ko siya sa ano, sa Makati. Nabili niya yung kwadra ni Leroy Salvador. Okay. Nung mabili niya yung ano, ako na inano niya. Dahil... Kaya pa ang alaga? Oo, dahil pumigil na ako ng pag-iinit eh. Trainer na ako. Trainer. Pag sinabi yung trainer, Kuya Boying, ano ilang kabayo ang inaalagaan? Naku, sa kanya ho. May dalawang po. Dalawang po kay FPJ. Sa maniwala kayo o hindi, si FPJ ang nagbigay ng bahay at lupa kay Boying. Hindi lamang isa ang binigyan niya, kundi tatlo sa mga malalapit sa kanya sa pag-aalaga ng kanyang kwadra. Ibang klase. Itong binili ng bahay na ito, baba lang yan. Nung, yan. Naglalakad siya. Tinawag niya ako, Boying. Nung, ano po yun? May ano ba yan? Ang tawag? May amang ba yan? Meron no. Sige, pagagawa natin yan. Hindi yung nakatapos si Manong Ranjan dahil 204 na matay ko siya. Yung pinapatuloy namin, talagang ganun eh. Eh, sinasabi nga nung iba, ano ba? Nagkaroon ka kay Fernando ko. Eh. Kailangan pa ba akong mingi? Kailangan pa ba? Ang dami siya binigay sa akin na ito. Kailangan pa?
Paul. Pag-asa, FPD? Gitas na matulungin si FPD. Sa Quezon City, may nakitang matanda. Konoro dala. Sinundan namin yung pinasundan niya. Umasok. Pinadala ng bigas lahat ng tao ron. Bag-ate. Uli ko na po ang inyong edad sa ngayon. 73. At sa buo naman ng pamilya. Oo. Oh. Kaya lang, dito kami lang mag-asawa at nakaapoy sa kapo. Puro mga may pamilya na rin. Yung mga may pamilya, wala ko ba nasa ibang bansa? Or... Wala, andito rin. Dito. So, kumusta na po yung iniwan nyo? Wala ko. Sa ano lang, Santa Ana, sa Makati lang ko yun eh. 73, ang kinagsamahan nyo ay 60 plus. 35 taong kami. Ilang taong kayo noon? Iniwan niya kayo. Ah, siyempre nag-retire kayo ng Inete. Noong time na yan, ilang taon na po kayo noon? Hindi, nag-retire daw ng Inete, magkasama na kami. Pero 20s kayo noon o 30? Mga ganun no, siguro. Maraming naging kabayo si FPJ. Ilan sa mga pangalang binanggit ni Jackie Boying ay sina... Kagaya na ito, sweepstake yan. Newsmaker. O, sweepstake ko nanalo yan. Ano po? Sweepstake. Sweepstake? O, nanalo yan. Oo nga, yung kabayuan dati, nasa sweepstake siya. Ewan ko nga ang kagayo. Hindi na yan ba? Kasi newsmaker... Wala na. May dahil iba si newsmaker na naiwan. Wala lang. Wala pang panalian sa inyo. Meron naman o, kaya lang malaho. Kaya pa rin, kagaya o ng... Kaya pa rin isa, kawin nyo. Ayun. Panala. Saan ko galing yung mga pangalan na sa kabayo? Kabayo nyo? Na graceful lady. My Lady Grace. Kay Ma'am Grace. My Lady Grace. Newsmaker, mga narivisik niya. May Lady Grace. Para kay Senator B. Grace. Grace po. Oo. Ano, may gabayo pala si Grace po. Sige, mag-isip pa tayo, since ang haba ng pinagsamahan, gaano kayo katagal na pinagsamahan? Baka may maalala ka po na kabuti ang loob ni FPJ sa kapwa? Marami, oh. Marami. Pero mga dalawang support. Kagaya ni... Kalingasan, Jackie Kalingasan, lumapit. Dito lumapit. Sa, ito sa ano? Beverly. Hindi ko malaman kung bahay o ano yun. Antimanog, binigay. Ako, hindi pa magpapasko. Akisi pa lang, pinadala na ako dahil sa mga anak ko. Oo, oh, totoo yun. Bibigyan ko ng trabaho. Bibigyan siya ng trabaho? Oo. Isa po ba naging anak niyo? Bali, 8. Sige, pamilya ka. Parang malakabayo rin ang dating. Narito naman ang mga panghuling salita na maiiwan ng mga nakasama ni The King sa industriya. Siya lang talaga naging isang ari ng action. Walang makakatapat sa kanya. For us, you're the audience with the team. How would old steps? Walang pinag-iba. Kung sinasabi mo, paano tumagal, nagkaroon ng second. Siguro, Chef, yung natutunan ako sa kanya, eh, pinabahagi ko rin sa mga babuot. Sabi ko sa kanila, samahan. Nasa taas, ang pakisamahan niya, nasa niya. Kasi sinamang dati sa masensya, which is happy ko. Ang ganyan. Yan talaga wisdom. Wisdom na ng sanghato, ng sakit. Siguro lahat naman kasi tayo, talagang there will always be one of us. Diba? Kung baga, nag-iisa ka lang talaga. Pero yung iba yung ginawa niya at Jay kasi, yung ginawa niya yung legacy, diba? Talagang mahirap talaga ako din. Well, ano lang po, that's life. Kaya kalilapin natin, but we can talk to him anytime. We can pray.
That's what I do. When I miss my dad, I want guidance. Nag-isip. I talk to him. Ito, paano may mararamdaman ko? Mayakap. Change. Nagkaroon mo momento sa Panginoon. Prayers will always guide us. Nangyari na. O kay tagal na ako'y nag-isip at naghintay. Makita ka, mayakap at muli bang magkan. Ngunit ngayon, nangyari na. Ako ay nautal. Walang masabi kundi ay kumusta ka. Kahit konting pagtingin kung manggagaling sa'yo ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Kahit konting pagtingin kung manggagaling sa'yo ay labis ko ng